Good morning everyone! Kumusta na kayo? Friday na ulit. So bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa inyo, nagpupuri sa inyo Panginoon sa bagong buhay, sa bagong kalakasan na binigay niyo po sa amin. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagagawa sa inyo at sa aming mga kapwa. At dalangin ko Lord na kayo po ang magbigay sa amin ng wisdom. Sa umagang to, turuan niyo po kami, Lord, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral lang yung mga salita. Nalangin ko, Lord, may marami po kaming matutunan pong muli sa umagang to. Kayo pong patuloy na mag-bless sa mga kasama namin nagising na, sa mga excited pong makinig ng aming 6 o'clock habit, Panginoon. Kayo pong patuloy na mag-bless sa kanila. Kayo pong patuloy na mag-guide sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Kumusta na kayo? Friday na ulit. Excited pa rin po ba tayong makinig ng ating 6 o'clock habit? Hindi pa po ba kayo nagsasawa? So dalangin ko na patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos, patuloy tayong makinig at dalangin ko na hindi po tayo magsawa. Meron pa rin po tayong 8 o'clock habit pamayang gabi. Kasama sila pastor. Tapos bukas Saturday po yung atin pong Kids Ministry, BTS po, pa-join po natin yung mga anak natin para may matutunan din po sila sa mga salita ng Diyos. At sa gabi po, meron din po tayong 8 o'clock habit, ang Baliana Family. Tapos Sunday po, meron po tayong worship service, join na po tayo. Or kung hindi man po tayo maka-join, meron po silang live, pwede po tayo manood ng live, yung mga nasa bahay lang po. Tapos, sama-sama po tayong mag-worship sa ating Panginoon. And sa hapon po, meron po tayong sa youth, mga I Love Youth po, pasalinin po natin yung mga anak natin. And sa hapon, meron po tayong 3 o'clock na Book of Genesis para sa mga kababaihan. And 5 p.m. po, sa mga kalalakihan, meron po silang Bible study through Zoom po. So dalangin ko na mapuno tayo ng biyaya ng salita ng Diyos sa ating pag-aaral or pakikinig. And dalangin ko na mag-share lang din po tayo, mag-share tayo. Share natin sa ating mga kaibigan para habang nag-aaral tayo, natututo tayo, ganun din po sila. Malay po natin, nangangailangan po sila ng salita ng Diyos sa umagang to. And ang topic po natin for today is faint yet pursuing. Ang ating Bible verse po ay sa Judges 8:4. And Gideon came to Jordan and passed over, faint yet pursuing them. O sabi dito no si Gideon, ito yung mga panahon na may mga giyera-giyera pa sa ating Bible. Ito yung mga panahon na inaalipin sila ng mga Midianites. So, bakit sila inalipin? Iniwan sila ng Panginoon. Kasi sumamba po sila sa mga Diyos-Diyosan. So, ng time na yon, walang ginawa yung mga Midianites kundi pahirapan ulit yung mga Israelites. So, umiiyak na naman sila sa Panginoon, humihingi na naman sila ng tulong para sila ay pakinggan at tulungan ng Panginoon dahil inaalipin sila at inaapi. So, itong si Gideon ay kinausap ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya na gamitin mo yung buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianites, Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sabi ng Panginoon kay Gideon. Tapos si Gideon, sabi niya, bakit ako, mahina lang ako, paano ko maililigtas ang Israel? Tapos, ang angka namin ay pinakamahina. And ako, dihamak lang na pinakamahamak ang pamilya namin. So bakit ako? Sabi sa kanya ni Gideon. So sinabi ni Yahweh kay Gideon, kaya mo yan, sasamahan kita, tutulungan kita. Matatalo mo sila na para ka lang lumaban sa isang tao. So tayo kaya, sa journey ng buhay natin, sa
pagdi-disciple natin sa mga tao, sa paggawa natin, paglilingkod natin sa Panginoon. Pag sinabi kayo ng Panginoon na huwag kang mag-alala, sa samahan kita, huwag kang matakot, ano kayang mararamdaman natin? Willing ba tayong magpagamit sa ating Panginoon? Willing ba tayong lumakad, magbahay-bahay para mag-share ng Word of God? Kaya ba nating gawin yon? Pag sinabi ng Panginoon na tutulungan kita, hindi kita pababayaan, gagawin din ba natin yon? So, kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon sa Judges 7:9 po, ang ating verse po. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midianita, sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Dito, ipapanalo niya ang labanan at nangako ang Panginoon dito, no? Makikita natin na sinabihan talaga siya ng Panginoon na ngayong gabi, lusubin niyo na yung mga Midianita. Sasamahan ko kayo at ipapanalo nyo na ang labanang ito. Sa Hukom 7:13, pinakita ng Diyos na sa panaginip mangyayari na dito makikita natin na mananalo sila Gideon. Kasi nung pumunta po sila doon sa tent ng mga kalaban, kasi yung hindi naniniwala, kasi parang hindi buo yung loob ni Gideon na kaya niya talagang lupigin yung mga Midianita. O sabi ng Panginoon, mag-spy ka. Munta ka doon sa tent nila at pakinggan mo kung ano yung pag-uusapan nila. O di, nagpunta nga doon si Gideon. May kasama siyang isang matanda. And then, pagdating nila doon, nakinig sila doon sa may tent. So, ang sabi nung ano, sabi nung nandoon na nag-uusap, sabi doon na, napanaginipan kong may isang tinapay na si Badang gumulong sa ating kampo. Yun ang napanaginipan nung nag-uusap doon sa loob ng tent. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak. So, nung narinig ni Gideon yun, lumuhod siya, nagpuri sa Diyos. Parang, mayroon na talaga siyang assurance sa sarili niya na talagang sasamahan siya ng Panginoon, na ibibigay na sa kanila, ipapanalo na sa kanila yung time na ito, yung Midianita. So, doon na nagkaroon ng lakas ng loob si Gideon at sinugod na nga nila ang Midianita. So, habang sinugod na po nila yung Midianita, yung dalawang hari po, tumakbo. Ngayon, ang nangyari, hinabol nila, pagod na sila, gutom na sila, pero hindi sila sumuko. Dahil, pinanghahawakan nila yung pangako ng Panginoon na malulupig na nila ang mga Midianita. So, nangyari po, nahabol po nila yung dalawang hari at napatay po nila. Ngayon, alam niyo po yung pagkakataon na pagod sila, gutom na gutom sila. Tayo po, pag ganyang napapagod ako at nagugutom ako, nanginginig po ako eh, yung nanglalambot ako. Pero sila po, talagang pinilit nila. Talagang hinabol nila yung dalawang hari dahil yun na yung pagkakataon na binigay sa kanila ng Panginoon. Matatalo niyo na sila, kayang-kaya niyo na silang talunin. Kaya talagang nagpursige po sila, hindi sila tumigil, hindi sila nagpahinga, kundi talagang tinuloy po nila yung paghabol. So sa atin po, sa ating buhay Kristiyano, marami po tayong nararanasang mga pagsubok. Marami tayong nararanasang mga bagay na nanghihina tayo, na feeling natin na hindi na natin kaya, na sumusuko na tayo. Pero pag alam natin na binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan, na ipoprovide niya lahat ng ating mga pangangailangan, magkakaroon ulit tayo ng lakas para magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon or sa mga
buhay na meron tayo dito sa mundo. So dalangin ko na kahit dumanas man tayo ng mga pagsubok, dumanas man tayo ng paghihirap, dumanas man tayo ng panghihina, ay patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Patuloy tayong lumaban dito sa buhay natin sa mundong ito. Kasi alam natin na, alam natin kagaya ni Gideon, na pinangakuan sila ng Panginoon na mananalo sila. Pero hindi ganun kadali na pagpunta nyo doon, makukuha nyo na agad. Na pagpunta nyo doon, mapapatay nyo na agad sila. Hindi, naghabulan pa po sila. Nagutom pa sila, napagod pa sila, pero nanalo sila. Kumbaga, pinapakita sa atin dito ng Panginoon na hindi porket pinangakuan ka ng magandang buhay, pinangakuan ka ng magagandang promises dito sa Bible, ay hindi na po tayo maghihirap, na hindi na po tayo makakaranas ng paghihirap. Pinapakita lang po dito sa atin ng Panginoon na tutulungan niya tayo, gagabayan niya tayo, pero hindi porket tutulungan niya tayo, gagabayan niya tayo, ay hindi na tayo dadaan ng paghihirap. So, dalangin ko na sa buhay natin, sa journey natin dito sa mundo, kahit na nahirapan tayo, kahit na papagod tayo, huwag tayong susuko sa paglilingkod or pagsiserve, pagsesearch, pagbabasa ng Bible. Actually, ako din po, bago ko po na devil na to, medyo nahirapan din po ako. Medyo nag-struggle din po ako. Pero naniniwala po ako sa Panginoon na bibigyan niya ako ng wisdom, na siya yung magsasalita para sa akin, para sa umagang to. Ay, nagpapasalamat ako sa Panginoon. And dalangin ko na huwag po tayong titigil sa pagbabasa ng Bible. Ang sarap-sarap basahin po ng mga kwento dito sa Biblia, kahit itong mga kwento dito sa hukom. Marami po tayong matututunan. So, maraming salamat po muli. Dalangin ko na may natutunan po tayo sa umagang to, na kahit na pagod na tayo, kahit hirap na tayo, patuloy pa rin tayong tumakbo, patuloy pa rin tayong magtiwala sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa mga salita mo na napag-aralan namin sa umagang to. Thank you, Lord, sa pagsama mo sa amin. Thank you sa wisdom, and thank you, Lord, sa kwento, Lord, na natutunan namin sa umagang to. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo pong patuloy na manguna sa amin sa araw na to. Kayo pong patuloy na mag-guide sa amin sa araw na to. Kung kami man po ay napapagod, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Kung kami man po ay nalulungkot, bigyan niyo po kami ng kasiyahan. And kung kami man po ay nawawala ng pag-asa, yakapin mo po kami, Panginoon. And dalangin ko, Lord, na hindi po kami manghina, hindi kami mawala ng pag-asa habang nandito po kami sa mundo. Samahan niyo po kami at guide niyo po kami palagi, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. It's Friday. Have a nice day. God bless.